Okay guys, welcome to my YouTube channel. And for today's video, mag-setup tayo ng Dawa CCTV. Okay. Ito yung mga accessories niya, SATA and power adapter niya. Then yung mouse, unbox ko na po 'yan. Tapos may tornilyo po para dun sa hard drive. Ayan po, diyan po ilalagay. Then yung power adapter ng bawat camera, kinabit ko na. Tapos yung kulay dilaw naman dun sa likod. Yan, yun sa 8 na yan, 8 channel input. So, ibig sabihin dahil 8 yung DVR na yun, hanggang 8 camera yung malalagay natin. So, ganun din sa isa. Bali, 2 yung camera natin ngayon, guys. Then ayan, ready to plug na to outlet. And then, ikuwanin naman natin yung kabilang dulo ng Siamese cable. Ito ang ikakabit natin sa camera natin. Ayan, kinabit ko na yung power, tapos yung video. So, laging 2 yan, guys, pag Siamese cable. Tapos yung mga CCTV camera, puro ganyan na ready-made. So, ayan, kinabit ko rin yung isa. So, connected na siya. Ipa-plug na natin yung power. Ito guys, yung power. May kita nyo yung ano niya. Papuntang camera. Tapos yung video naman. Ayan yung power sa kabidyo. Ngayon guys, kakabit naman natin yung power ng DVR. Ayan, ganyan lang kadali. Sak lang na ganun. Then, sunod naman yung hard drive, kakabit na natin. So, syempre, tanggalin muna natin yung 4 na tornilyo. Tapos, ayan, kabit na natin yung SATA power muna. Then, yung SATA cable, yung kulay blue. Tapos, yan yung tornilyo, ilagay lang dun sa 4 na yon. Ayan, nilagay ko na yung monitor, HDMI siya. Lagay lang HDMI doon sa likod. Power natin yung monitor. And wait natin saglit, guys. Ayan, ilagay lang natin Philippines. Next. Magre-reboot ulit. Tapos konting hintay. Ayan ulit siya. Press okay lang. Tapos next. Tapos check lang tong box dito. Agree. Then next. Tapos tama naman yung oras. Make sure Singapore kasi Philippine tayo. Tapos dito naman. Make sure pala na may at least isang symbol, guys. Tsaka letter. Tapos character. Number. Tapos ito guys. Sinetap ko na yung ano pattern. Disable lang muna natin yan. Tapos okay, pwede auto update. Then next lang din. Next lang. Set natin. Tapos ito guys, dito naman yung sa internet. Kabit muna natin yung LAN cable syempre. Sa likod ng DVR. Tapos itong kabila sa likod ng router. Modem router nyo. So make sure umiilaw guys magkabila. So, dito naman guys. Ayan. Punta lang tayo dun. Activate yung DHCP. Then test natin. Ayan, may kita nyo may ping na, ibig sabihin may pumapasok na internet dun sa DVR natin. Network status, okay. Then next ulit. Ayan, setup na natin guys yung mobile view. Ang purpose ng internet ay para ma-view natin sa mobile. So una, punta lang tayo sa scan. Kung Android kayo guys, download lang kayo ng QR ano scanner. Then yun, na-scan na natin. Ito yung application, DMS. Pwede nyo direktang i-download yan sa Play Store. Pero ako kasi naka-iPhone. So yan, open na natin yung application. Yan, set natin sa Philippines. Yan guys, okay lang natin yan. Proceed lang tayo. Then, scan. Scan natin serial number guys, yung nasa kanan. Pwede kayong gumamit ng QR scanner dito guys kung naka-Android kayo. Yan na. Kung makikita nyo guys, nag-error siya no. Kasi kailangan natin i-restart yung DVR.
So kahit na nagping yung kanina, kailangan natin siya i-restart. Ganun yung proseso niya. Hindi kagad siya mag-activate yung mobile view. Kasi guys, hindi pa siya nakaset yung IP niya. So need ma-refresh nung DVR. So yan, proceed lang tayo dyan guys. Sundin niyo lang yung steps na yan. Dito guys, ipo-format natin yung hard drive. Kailangan natin i-format yan guys para pag restart natin, nagre-record na kagad siya. Pagka-format yan guys, nagre-restart na yan. So yun, dire-diretso na tayo. Ayan, nagre-record na kagad dyan. Kung nakita nyo, merong green dun sa may ano ng camera, sa may bandang baba. So yun guys, proceed na tayo sa network. Test natin, double check. Ayan guys, test na. Nagping na ulit. So punta lang tayo sa guys, sa ano, sa tawag dito, sa P2P. Ito guys, sa P2P. Yan, tas scan ulit natin. Same procedure, scan ulit natin yung ano natin, yung serial number. Then yan guys, dito guys, sa name, kahit anong name lang okay lang, kahit anong letter. Tapos ang importante guys, yung password. Kung ano yung nilagay nyo yung password kanina guys, yun din yung ilalagay nyo dito. Ayan yung admin password na tinatawag. Then okay na, gagana na yan guys. Ayan na, gumana na guys. Ayan guys, naka live viewing tayo ngayon. Kung makikita nyo sa cellphone, medyo may konting delay dahil nga through internet siya. Kahit nasa ibang bansa kayo guys, may mabuview nyo. For example, may CCTV kayo dito sa Pilipinas tas nasa abroad kayo, pwede nyo mabview through mobile phone. Ayan guys, testing na tayo. Pwede mo siya i-wide para mas malaki yung makita ang view. Dito na nagtatapos guys ang ating video. So I hope mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Abangan ang susunod na video. God bless. Thank you.